Hello, what's up guys? Sa mga pagpalang araw, sa mga pagpalang buhay po para sa ating lahat, mga ka-safety. Okay, maaaring-click mo itong video na to dahil dito, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Okay? Walang ganun sa safety. Pag alam mo, alam mo. Most of the interview, na ipapasa po yan. Kahit hindi ka ganun karami, hindi ka ganun ka-wide yung alam mo sa safety. Pressure po ba okay lang? Okay, so yun yung isa sa malaking katanungan. So, para po to sa mga nag-i-struggle ng mga bagong safety, especially po itong video na to para sa mga aspirant safety po natin na parang mag-iisip sila na para ba sa akin to field na to, ganito, ganyan, or gusto kong mag-abroad pero kala ko pasado na ako pero talagang may kulang. Okay, so para po sa inyo itong mga tips natin ngayon, ibabahagi natin kung maaaring makatulong naman sa inyo talaga. Okay, so yan yung mga isa sa ating topic ngayon, at saka yung paano ba mag-prepare, paano ba maghanda para sa isang job interview. Okay, yung employer darating sa inyo sa Pilipinas, especially po tayo dito sa papuntang Saudi. Okay, so ang ini-example po natin ay ating trabaho mismo dito sa Saudi. Okay, so may employer natin sa Saudi, pumupunta ng Pilipinas, ano ba yung paghahandaan natin? Okay, na isasalang-alang natin yung sa numero, sa suot natin, paano ba magsuot, ang tamang kasuotan, o paano ba ang ano-ano ba ang mga dokumentong dadalhin, or kung ano ba yung paghahandaan nating mga tanong. Okay? Okay, hello guys. Bago pong lahat, isang mabilisang pagpapakilala lang po. Okay? Ang channel po natin ay naglalayo na pagmamahagi ng mga dagdag kaalaman. Okay? Lalo-lalo na po sa mga nasisimula pa lang po natin yung mga safety. Okay? So, ako po ay isang safety officer dito sa Saudi Arabia, at gusto ko po may pamahagi kung ano man yung natutunan ko rin dito para po sa mga pag-improve ng mga kasama natin, mga kabaro natin, lalo-lalo na yung mga gusto mag-abroad. Okay? Okay guys, ito na po ang ating tips para sa ating paano po ba mag-apply ang isang safety officer papuntang sa ibang bansa, kahit hindi na po specific sa Saudi or kahit saan na po tayo pumunta. Unang-una po, kailangan natin i-secure ang passport. Okay? Dahil sa totoo po, priority po ng mga agency ang mga may passport na. Kasi pagka wala ka pang passport, siyempre, tatanungin ka, wala ka pang passport, naka-ano na yung papel mo, nakatabi na yan. So, if ever tatawagin ka ng agency na sasabihin, hiring ngayon, urgent ngayon to, so, andun na po, nakaprepare na tayo na process na lang tayo ng mga medical at mga ano pa mang kailangan. Okay? So, yun po ang number one natin na ano, i-secure po natin ang passport. Okay? So, may passport ka na. So, another tip, scan mo lahat ng documents mo. Bakit may scan? Okay? U-online sending tayo. Yun yung isa sa way para po non-hassle sa trabaho natin. Hindi po masyadong apektado yung ating trabaho. Okay? So, yan po ang isa sa ating may babahagi sa inyo. Dahil, pagka kayo po ay nagtatrabaho, normally, kasi para masustain po ang ating pag-apply, ay hindi na po natin kailangan mag-absent sa trabaho. Magsisibisin din tayo. Lahat na makita nyo sa Facebook or sa kung saan mga may mga kasama kayo na nagsasabi ng hiring, kung may mga email address po yun, pasahan nyo po yun. Iscan nyo lahat ng supporting documents nyo, mga credentials, para po matrace nila kaagad. So, sa email naman po, lagyan nyo lang po kaagad talaga ng subject na application for safety officer. Kasi, ihimay-himay nila ngayon yung mga application na yun. May mga application for crane operator, may mga application for permit receiver, mga ganun. So, makikita kaagad, application for safety officer to, makiklik nila kaagad doon. So, malaki ang chance nila kaagad. Okay? So, another tip naman po natin ay ito, walk-in. Isa po sa napakabisang paraan ang pag-walk-in. Masasabi ko po yan. Yan po ang ginawa namin the last time na kami po ay nag-apply. Ang pag-walk-in po, kailangan po mga 10 to 15 CV in a day. Medyo secure ka na doon kasi nga marami ang mga aplikante, lalong-lalo na. Ang laki ng competition ng safety officer sa atin. So,
mga 10 to 15 CB in a day na mapapasa mo, ayos na yun, parang mag-aantay ka na lang ng mga feedback doon. Okay? So, balik ka na sa trabaho mo, kasi ginagawa namin dati yun, nag-absent kami talaga sa trabaho. Dalawa, tatlo kami mag-uusap. Sige, mag-CB sending tayo, walk-in. Ganyan, mag-iiwan ka lang ng mga ano doon. Mga CB, balik ka na naman sa trabaho, ante-ante ka na lang. Okay? So, isa yun sa mabisang paraan. Dahil alam ng agency na talagang interesado to. Nakikita yung presensya mo doon. Malaki ang chance. Okay? At saka yan na, kapag CB sending ka na, ngayon, isa sa tip naman natin, mag-search din kayo sa YouTube or sa Facebook. Marami po nag-upload ng mga bagong kaalaman. Para po, kahit papano is nag-grow tayo. Hindi tayo nakaka-stack up. Mag-search-search din tayo para mag-grow at mag-grow tayo na nalilevel up pa natin kahit papano yung ano natin, yung knowledge natin. Kasi napakalawak po talaga ng safety. Totoo pong talagang napakahirap po siyang himay-himayin isa-isa. Kasi hindi ka naman na ito yung trabahong focus ka lang dito. May dito pa, may dito hanggang doon sa dulo. Napakalawak po yan. Okay? So, in case na nakapagpasa kayo, tip ko po sa inyo, nakapagpasa kayo dito sa agency na to, ito yung company. Okay? Pagka-uwi nyo man lang, nakapagpasa na kayo, may ano dito, construction, may petrochemical. Mag-research po kayo doon sa mga company na yon. Isa po sa tip natin yan. Okay? So, para hindi po kayo mabigla, if ever may mga interviewan na, ay itong company na to, alam po na to. Okay? So, mostly, nagiging busy tayo sa trabaho, ang nangyayari, nakalimutan natin ay ma-interview pala. So, every time mapunta ka na doon, i-ish mo na ay. Saka ka palang magra-rush ng research sa company na to. So, minsan late na. So, pag nakapagpasa kayo ng mga CV ngayon, idahan-dahanin nyo na na ay ito, construction to. Oil and gas to. Ay ito, ano to, petrochemical. Okay? So, may idea na kayo kaagad sa company na pinasahan nyo ng CV. Okay? So, yun po yung mga tip natin ng paano po ba mag-prepare dyan sa mga, ano po ba yung mga gagawin. Okay? So, yan po. Okay guys, mga tips naman natin para po pagka, example, natawagan kayo. Okay? Employer's interview. Okay, so yan na yung pag-aandaanan natin. Naka-t-shirt po ba okay lang? Okay, so yun yung isa sa malaking katanungan. Nakakala ng iba, kailangan nakabarong, kailangan naka-tuxedo. Hindi po. As long as presentable po ang inyong suot. Kahit naka-t-shirt pa yan, basta kaya nyo dalhin, ang pinaka-importante po dyan ay knowledge. Okay? Dahil ang safety po ay talagang yun yung hihimahimahin sa inyo, anong mga alam nyo. Pero if ever naman na gusto nyong mag-polo, mas presentable, mas okay po yun. Kahit naka-Amerikano pa kayo dyan. Okay? So yun yung isa sa tip natin, na kahit naka-t-shirt ka lang, as long as kaya mong dalhin how to be a safety professional. Yun yung ano natin. Dahil ang employer po ay ang titignan niya lang po yun talaga niyan, presentable kayo at may alam kayo sa safety. Yun yung ano niya. At isa sa tip po natin, wag po tayong pa lousy-lousy or be snappy. Dahil ang safety po, once na tumayo po kayo dyan sa harap ng employer, kailangan po matikas po tayo. Okay? Kasi ang safety is about leadership. Parang ikaw yung mag-guide ng mga tao. Ikaw yung magsasabi anong gagawin, which is kung lousy ka, talagang nakaganong ka lang, mahirap po yun. Iisipin ka agad ng employer, ano ba ang gagawin nito sa site? Ganon agad ang isipin nun. Parang safe ba ang site ko nito pag ganito ang safety ko? Okay? So, isang tip ko po yan na kailangan po snappy po tayo. Okay? Kasi ang tinitignan ng employer niyan, yung kaya i-stop work agad, ay stop this work para malaman nyo na unsafe ito. Bakit? Safety officer ako. Parang ganon. Diba? Yung kailangan may ano ka. Okay? So, yun po ang isang tip natin at kailangan po pagdating nyo sa interviewan na yan, ito po sa isang tip natin, don't sit if you're not told to sit. Okay?
yun po yung ibang kamalian minsan ng mga ina-interview, pagpasok, diretso ko po, sabay magkakamay. Hindi po, ang proseso po, ang isa po sa mga pinakamagandang gagawin nyo, na isa po sa mga advice natin, pagpasok nyo sa isang kwarto, ito na interviewan, good morning, good afternoon, isang pagbate, if ever na magkalapit kayo, ikaw yung mag-abot ng kamay mo or siya, kamayan nyo mo, huwag kang basta uupo. Kasi yun yung tinitignan minsan ng mga ano, na biglang nakaupo na kaagad sa harap niya. Ang ibang employer po, lalo yung mga ibang lahi, nag-iisip po yan ng proseso din. Na, sige, mauuna sila na sabihan ka. Okay? So isa sa mga tip po natin yan. And be polite po tayo lagi. Kailangan po tayo ay may, parang may, kung sa atin pa may mga po. Sila, kailangan nila ng mga thank you, kung mga kung ano man. Sabihin mo, okay sir, I'm only like this but I have knowledge and if you will ask me like this one, I've never encountered this one, okay? So, doon po tayo mag-ano na, parang be honest, okay? Isa po yan sa ano natin, be honest, okay? So, yan ang isa sa tip natin na mga kabayan, be honest po tayo sa interviewer, okay? Bakit? Marami ang gumagawa ng mga kwento, which is ang mga employer is alam naman na nila yun, ay hindi alam dito pero gumagawa ng kwento. Yan po ang ating ano ngayon tip. Be honest po tayo. Do not make any fabricated stories. Okay? Walang ganun sa safety. Pag alam mo, alam mo. Pag hindi, sabihin mo na kaagad, sir, hindi ko na encounter sa site ko yan. For that way, alam ng employer na ay honest to, kasi hindi niya nga alam. Nasa kanya na yon na hindi niya alam to, which is pinaka-importante pa naman yun doon. So, hindi po tayo mawawala ng ano doon, ng pag-asa na ay hindi ko nasagot yon. Kasi, hindi po ano yon, hindi po basihan yon, hindi mo alam yon. Kailangan lang confident ka sa mga sagot mo. Isa po yan. Be confident. Sa tip natin yan. Be confident. Huwag kang magsabi ng alam mo kung hindi mo naman alam. At yung alam mo naman, talagang sabihin mo direkta na ito po yan, ganito po yan. Dahil most of the interview na ipapasa po yan. Kahit hindi ka ganun karami, hindi ka ganun ka-wide yung alam mo sa safety. Pero confident ka sa pag-deliver ng alam mo. Yun po mga kabayan. Okay? So sana na nagustuhan niyo po ang ating topic. Yan lang po muna, may babahagi ko po sa inyo. Okay guys, kung nagustuhan nyo po ang ating video ngayon, kung sana naman po ay makatulong, consider subscribe po sa ating channel, paki-like na rin po at hit yung notification bell para po updated po tayo sa mga bago nating mga pag-uusapan.